binuweltahan ng isang radio host ang descendants of the Sun Star ng Kapuso Network si Jennylyn Mercado hinggil sa naging pambabatikos niya sa gobyerno, partikular sa usaping utang ng bansa. Para laging updated ka sa latest chika natin, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Kamakailan kasi ay naging vocal si Jennylyn Mercado sa mga paghahayag ng opinion niya sa mga isyu sa gobyerno. Matatandaan din na ang aktres ay sinuportahan ang pagkikipaglaban ng mga taga-ABS-CBN sa pagkakasara ng kanilang istasyon. Naging consistent si Jennylyn sa pagbanat sa mga isyu ng gobyerno at ang kamakailang tweet nito sa Twitter ay umani ng maraming pambabalikos mula sa mga netizens, lalong-lalo na ang mga DDS supporters. Maging si Arnel Ignacio na kilalang pro-government ay sinampulan niya si Jennylyn. Ayon sa kanya, bago magbigay ng opinion ay aralin o mag-research muna. Sa recent tweets naman ni Jennylyn ay may patutsada rin siya sa mga bumabatikos sa kanya. Sa isang tweet niya ay tinanong niya kung may qualification ba dapat ang isang tao para makapagbigay ng opinion sa panlipunang issue. Si Mark Lopez ay isang radio host ay hindi nakapagpigil at sinupalpal nga nito si Jennylyn Mercado sa mahabang statement na ibinahagi nito sa kanyang Facebook account. Detalyado at diretsyong sinagot niya ang aktres kaugnay sa utang ng bansa. Jennylyn Mercado, okay, pagbigyan natin itong hirit ni Miss Jennylyn Mercado. So interesado ka ba talaga malaman ang breakdown ng inutang? Kasi kung may pakika dyan, hindi ka na magtatanong kasi the information is readily available. Pero ano ba ang actual concern mo, Ms. Mercado? Ang kabuuang utang na 9.06 trillion pesos, including the breakdown per administration? Bale, utang yan ng bansa carried over from one administration to the next. Teka, aware ka ba yung utang na yan eh hindi lang yung isang buwan inutang, or nung umpisa ng 2020, or nung pagkatapos ng 2019? Aware ka ba na fiscal year 2016 or pagkaupo ni Mayor Rodi Duterte as president ay nasa lagpas 6 trillion pesos na ang utang ng national government? Or baka ang tinatanong mong breakdown ay yung loans para sa COVID-19 response? Pero bakit di mo tinatanong ay available din naman ang information? In fact, may isang ang concerned citizen na dating connected sa Department of Finance na ngayon ay isang policy researcher sa Ateneo ang gumawa ng isang citizen budget tracker para matulungan ang taong bayan na ipaliwanag saan napunta ang pera. Ito yung feature sa kanya. Ayan, Miss Mercado, kung talagang interesado ka, bakit hindi ka lumapit kay Kenneth Isaiah Ibasco Abante and help him at the very least to promote ang kanyang advocacy para mas malaman ng mas marami, lalo na yung mga fans mo, na ayan at available ang datos at ang hinahanap mong breakdown. Ito pala yung link ng budget tracker, ha? Sa totoo lang, ang mga finance, accounting, and economic experts, hindi naman sila hirap sa issue ng transparency and accountability dahil alam nila kung saan kukunin ang mga kailangan na data from the government. And with that, nakakagawa sila ng sound and very much informed opinion. Tulad nitong mga batang-batang economic expert na si Naraya Benzoqueso, Gerard Meg de Pracordero, and John Saniel na recently nag-publish ng kanilang assessment na itinatanong mo about the national government debt. Eto, pakibasa na din yung kanilang sort of mini-thesis kung bakit hindi tayo dapat magpanik sa 9 trillion na utang. Isa pang pwede mo ring maging reference guide ay si John Suwing, as he can also give you factual data and he can probably explain it to you in a manner na kaya ng comprehension mo. Eto, isang sample ng maayos na counter-argument ni John na madali mo lang maiintindihan. The point lang, Ms. Mercado, is that information you are demanding is readily available, unlike what you are trying to portray or convey. Mahirap yung ganyang stance, Miss, kasi baka akala mo eh yung ganyang asta, eh you are earning credibility or preaching accountability and transparency. Lumalabas lang kasi sa ganyang pagbibida mo eh, mas lalo ka lang nahahalata na bobo. Sayang lang effort mo. Karamihan naman sa mga komento mula sa mga netizens ay sumang-ayon kay Mark Lopez, pero may iba ring netizens na nagpakita ng suporta at kinuwestiyon din si Mark. At narito ang ilan sa mga ito.
may reactions naman kayo mga kachika, i-comment nyo na yan below sa ating video. At muli, ito na naman ang Showbiz Chika PH.